Welcome sa channel na ito. Dito sa channel na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mga tinatago ng kasaysayan na hindi natin nalalaman. Kung gusto mo ang mga ganitong video, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong video. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nagsimulang maghirap ang Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaan. Ayon sa Wikipedia.org, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at pananakop ng mga Hapones noong 1942 hanggang 1945, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nagkaroon ng magkakahalong kasaysayan ng ekonomiya. Iniulat ng World Bank na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang ekonomiya sa Asya noong mga 1950 pagkatapos ng Hapon, ngunit naging isa sa pinakamahirap na bansa sa Asya ngayon. Pinakamayamang bansa pala ang Pilipinas, pero bakit ngayon ay kabilang na tayo sa pinakamahirap na bansa? Anong nangyari sa atin at napag-iiwanan na tayo ng ating mga kapitbahay? Ang magandang pamagat siguro ng video na ito ay, Inang Bayan, bakit ka nagkaganyan? Ayon sa Wikipedia.org, sa ilalim ng termino ni Pangulong Elpidio Quirino, nagkaroon ng kahanga-hangang rekonstruksyon ng ekonomiya pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pangkalahatang paglago ng ekonomiya na 9.43%, lumalaking tulong pang ekonomiya mula sa Estados Unidos. Sa ilalim ni Quirino, maraming mga pabrika ang naitatag na nagpataas ng antas ng pagkakaroon ng trabaho at nagbigay sa bansa ng unang imprastrukturang industriyal. Sa pamamagitan ng mahigpit na mga patakaran ng pagtitipid, nagawa niyang patatagin ang piso at balansehin ang budget. Pinalawig ni Quirino ang mga sistemang irigasyon, ipinatayo ang mga plantang hydroelectric sa Talong Maria Cristina at Bulacan upang lutasin ang problema sa kuryente sa Luzon, pinabuti ang mga lansangan, itinatag ang Bangko Sentral at Pagbabangkong Rural na nagpapautang sa mga magsasaka at negosyante. Nilikha ni Quirino ang Social Security Commission at ng President's Action Committee on Social Amelioration na nangangasiwa sa pagbibigay ng tulong, pautang, at kaginhawaan sa mga mahihirap na mamamayan. Ang kanyang programa ay kinabibilangan ng insurance para sa kawalang trabaho, pagtanda, aksidente at kapansanan, kalusugan, pangina at pagpapaginhawa ng Estado. Maraming nagawa si Quirino, kaya pala ang Pilipinas noon ay kabilang sa pinakamayamang bansa sa Asya noon. Ayon pa rin sa Wikipedia.org, nabigo si Quirino na lutasin ang pagiging hindi pantay sa lupain at kayamanan, lalo na sa mga malalayong puok na rural. Ang problemang ito ang faktor na nagtulak sa paghihimagsik ng hukbalahap. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mong kalimutan i-hit ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong video. Puntahan naman natin ang pamumuno ni Ramon Magsaysay. Bilang Pangulo, nilinang ni Pangulong Ramon Magsaysay ang malapit na pakikipag-ugnayang ekonomiko at pansiguridad ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay 7.13%. Dahil sa malubhang pagiging hindi pantay ng pamamahagi ng mga lupain at kayamanan sa mga mahihirap na mamamayan, nagpakilala siya ng mga reforma sa lupain, ngunit ang mga ito ay patuloy na hiniharang mga konserbatibong kasapi ng Kongreso ng Pilipinas na may-ari ng mga lupain. Ayon pa rin sa Wikipedia.org, nagawang makakuha ni Magsaysay ng mga tirahang lupain para sa mga walang tahanang magsasaka, nagawang pabagsakin ang presyo ng mga bilihin at nagawang hatiin ang mga malalaking estadong lupain. Talagang magaling ang mga naunang presidente, na si Elpidio Quirino at Ramon Magsaysay. Makikita natin ang paglago ng ekonomiya ng bansa at patuloy ang pagyaman ng Pilipinas sa Asya. Ang tanong na lang, kaninong presidente naghirap ang Pilipinas? Ngayon naman, pumunta naman tayo sa panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos, ang pinaka naging controversial na pangulo ng Pilipinas. Matagal na panahong naging kasapi si Marcos ng Partido Liberal. Hiningi niya ang nominasyon ng partido bilang kandidato sa pagkapangulo noong 1964, ngunit ang kasalukuyang pangulo na si Diosdado Macapagal ang pinili ng partido. Humiwalag si Marcos sa Partido Liberal at lumipat siya sa Partido Nasyonalista, kung saan nakuha niya ang kanilang nominasyon.
Nanalo siya halala noong 19 Nobyembre 1965 na may 3.8 milyon boto laban sa 3.1 milyon boto ni Macapagal. Ayon sa Wikipedia.org, ang kanyang unang termino ay minarkehan ng papalaking industrialisasyon at paglikha ng mga infrastructure sa buong bansa gaya ng North Luzon Expressway at Maharlika Highway. Ito ay ginawa ni Marcos sa pamamagitan ng paghirang ng isang gabinete. Sinimulan ni Marcos ang pagpapatayo ng mga lansangan, tulay, paaralan, at mga health center na sinasabing nagbigay ng mga benepisyong pork barrel para sa kanyang mga kaibigan. Ang produksyon ng kanin ay nasa kasagsagan nito na humantong sa pagiging sapat ng kanin sa bansa at nagawang makapagluwas ng kanin na nagkakahalagang 7 milyong dolyar. Ito ay nangyari dahil sa tulong ng mga pundasyong Rockefeller at Ford Foundations na dinala ni Marcos ang Rebolusyong Berde sa Pilipinas. Itinatag ng mga pundasyong Rockefeller at Ford ang International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna, kung saan direktor ang Amerikanong si Dr. Robert Chandler at pangunahing rice breeder ang Amerikanong si Dr. Henry Beachel. Ang isang nalikhang uri ng kanin o bigas ni Dr. Beachel ang IR-8 na tinawag na Miracle Rice na gumawa sa Pilipinas at iba pang bansa na sapat sa kanin sa mga panahong ito. Talagang patuloy na umuunlad ang Pilipinas sa panahon ni Marcos. May ituring ang Pilipinas ng panahon ni Marcos na superpower na bansa ang Pilipinas sa Asia. Noon pa man maraming bansa na ang umaagaw sa Spratly Island pero hindi nila ito magawa dahil sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaagad nila itong binobombahan kapag may pumasok sa EEZ or Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa panahon din ni Marcos maraming bansa ang tinitingala ang Pilipinas. Hindi ito nakasulat sa libro at hindi rin ito tinuturo sa mga paaralan, bakit itinago ito ng kasaysayan sa atin. Nasangkot din sa Marcos sa pagbomba sa Plaza Miranda at Martial Law, pero syempre ibang topic na yan, mag-focus lang tayo sa topic na kung saan nagsimulang maghirap ang Pilipinas. Puntahan naman natin ang pamumuno ng dating Pangulong Cory Aquino. Ayon sa Wikipedia.org, binayaran ng Administrasyong Aquino ang 4 na bilyong dolyar ng 28 bilyong utang ng Pilipinas sa dayuhan, ngunit humiram rin ang Administrasyong Aquino ng 9 na bilyon na nagpataas ng utang ng Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni Aquino mula 1986 hanggang 1992, ang average pagbaba ng GDP ay 3.4%. Noong 1989, ang Administrasyong Aquino ay pinautang ng IMF ng 1.3 bilyong dolyar sa kondisyong ang liberasyon ng ekonomiya ay ipagpapatuloy nito at pagsasapribado ng mga industriyang pag-aari ng pamahalaan. Ang ekonomiya ay bumaba ng 3.4% sa kanyang unang taon sa opisina, ngunit ang pagtatangkang ko noong 1989 ay nagsanhi ng pagtigil ng paglago nito. Ang pagbaba ng ekonomiya ay may average 3.8% sa buong 6 na taon ng pamumuno ni Aquino. Bakit bumababa ang ekonomiya ng bansa sa pamumuno ni Cory Aquino, samantalang sa pamumuno ni Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay at Ferdinand Marcos ay patuloy ang pagiging superpower ng Pilipinas? Sa kasunod na video ay aalamin natin kung bakit lalong bumababa ang ekonomiya ng bansa sa pamumuno ni Cory Aquino. Ito ba ay dahil ang Pilipinas ay kinokontrol ng mga kuwangko? Ano ba ang kaugnayan ni Cory Aquino sa mga kuwangko? Kung bago ka pa lang sa channel na ito at nagustuhan mo ang mga ganitong video, please subscribe at i-click muna rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong video.